Hi, how can you access Laravel Homestead on any devices inside your local network? For example, if gusto mong mag-test ng website mo inside your Android phone or iOS phone, tablets, laptops, then this might help you. Ito yung website ko, I name it homestead.test. Ito yung default dun sa installation ng Laravel Homestead. And then I tried to access it in my Android phone, which is naka-mirror dito sa PC ko. I already ran my virtual machine and open my Homestead, and then I will try to access it inside my phone. My phone is connected to the same network with my PC, so yun, hindi siya ma-access. So now, ang gagawin natin ngayon is i-configure natin si Homestead na pwede siyang ma-access dito sa phone ko. I'll start the configuration. Open ko muna yung Homestead configuration natin, which is sa inyo, sa PC nyo is under siya ni users, tapos username nyo sa akin. Ito yung username ko. Then find the folder Homestead. Ito yan siya. Then now let's open Homestead YAML. Ito yung configuration ni Homestead. Then edit lang natin siya. So yan, ito. Ang gagamitin natin for this tutorial para ma-access siya in a network is yung xip.io. Yung xip.io is a local DNS tools na gawa ng Basecamp. So let's start the configuration. Ang gagawin ko is replicate ko lang yung site ko dito with the same project path. Then I'm going to do is yung ito yung ano, ito yung format ng xip.io. So supposedly IP dito, IP that xip.io. Yan. Pero IP ito, kailangan natin itong lagyan ng actual IP ng network mo, ng unit mo. So, ang gagawin ko is, punta ko ng start menu, hanapin ko yung SIM, di para titignan ko yung IP ko. Just type IP config, then just press enter. So, ito yung sa akin. So, copy mo lang siya. Yan. Then, paste mo lang dito. Yan. Then save mo lang. Ngayon, kailangan natin i-add to sa host file system natin. So open mo lang si Notepad. Then kailangan natin siya i-run as administrator kasi hindi tayo makakapag-save dun sa file system ng computer natin kung hindi siya naka-run as administrator. Ito. Then open lang natin yung host file kasi ako naka-open na ako kaya nag-direct ako dito. Ito yung location niya, under local C, Windows, System 32, drivers, tsaka 8, etc. Then, click mo lang yung all files para makita mo yung host. Yan. Then, now, let's add this. Pero, iba yung gagawin natin. Instead of using the IP from the Homestead YAML, gagawin natin is yung local host. Gagamitin natin. 127.0.0.1. Then, paste mo lang yung bagong na-add mo na site dito, sitemap. Then let's just save. Yan, save. Then now, para mag-effect, close na natin. Para mag-effect yung bagong configuration mo, let's just exit here. Exit. Type exit para get on that. Then let's run, wig run, reload para kukuha siya ng bagong na-add natin na configuration. Then just press enter. Nalantayan natin hanggang matapos siya mag-reload.
Yun. Once done, open natin si Homestead by typing vagrant ssh, then press enter ulit. Yan. Then let's try to access this website. Ito. In our local machine. Local machine muna natin i-test para makita natin kung working ba. Oops. Wait. So let's put 8000 because ito yung default na port ni Homestead. Yan. We have successfully opened it using this IP address. So try natin i-access using my mobile phone. Ito yung oops. Disconnect ata ako. Let's open. By the way, ang gamit ko na mirroring app is yung is SCRCPI. See. Well, I'm using USB cord para mirror yung app ko. Ay, yung phone ko. Let's not end again. Let's test it. Homestead. Plus, meron na pala ako dito. But, mali. Okay, tama yung IP address niya. 8,000. Let's try to access. Yun. So, we have successfully opened our Laravel project inside my mobile phone. So, ganun lang kasimple yan. Then, you can try to access it in your, using your laptop. If you have questions, just comment down below. And of course, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo for the next video.